Recording. In one. Andiyan ba? Cellphone ko eh. Nandito. Ayan. Konting shoutout lang siguro. May mga nagre-request eh. Okay. Sige. Yeah, ayan na natin. Invite nila sa, natin sa TikTok. Okay, recording. Ah, recording na pala tayo. Oh, recording na. Okay. In a one, two, three, go. Uh-huh. Oh, yeah. This is the powerful komiksman, Gerald Dorado with Chris Bavala, Chris Bavala Podcast. Once again, it has come to this Sawsawan Podcast in your area. Muli nagbabalik. Okay. Bago ang lahat, meron tayong membership na hindi ko pa rin naasikaso hanggang ngayon. So it is, ewan ko ba kung anong-ano, dapat i-prioritize ko na talaga yung pag-ayos ng membership ng Sawsawan Podcast. Uncensored topics, raw topics. Oo nga, actually yun ang isang problema pala sa na hindi pa namin na pag-uusapan kung ano yung mga i-feature namin doon. Kasi madami kasing nagre-request ng mga ibang content na sana mag-live daw tayo, mga ganyan. Eh sa amin kasi parang medyo... Laming time! Oo, medyo alanganin yun pag... kasi magkalayo yung bahay namin. Okay? Tama. So once a week lang kami nakakapag-record kaya medyo problema ang pag-i-schedule ng pagla-live. And mas maganda pag ano eh, pag... parang hindi namin trip yung ano eh, yung naka-Zoom. Although baka, let's see. Baka in the future. We are not closing our doors, pero ngayon we are doing what we can do to please you. Oh, and also, yung isa pang request is, ano ba yung isa pang nire-request? Ah, yung mga nagtatanong pala, nakala nila lagi kasi live to. Tuwing nagpe-premiere yung tayo. Yung ano, premiere. Oh. Sa live, yung live chat. Oh, yung live lang yung chat. Okay, kasi premiere yun. Ganun sa YouTube. Baka hindi sila familiar. Pero yung every single episode ng Sawsawan Podcast had been pre-recorded. Pre-recorded yan. Okay? Pero we can guarantee na kahit pre-recorded to, ang editing neto is... Very minimal lang. And it's go with the flow, usually. Uh-oh. Wala kaming bullet points na binabasa. Wala kaming script. We are as raw as it gets. Yes. So, yung iba hindi gets yun eh. Diba? Mm. So, baka, hindi namin problema yun kung hindi nyo gets. Ito para sa inyo mga hayop kayo. Teka. Shoutout muna tayo, Je. Okay. Okay lang ba yan? Sige. Teka, okay. Inano ko na agad. Na-excite ka na agad. Kasi, tanggalin muna natin. Kay Jerome Hagonya. Jerome, si parang Jerome. Sabi niya, tropa. Mixa mo, check nyo. Ayan, ano yun? Parang program yun sa... na parang sa 3D. Ah, yung... kasi sa ano yata siguro yung yan. Yung music to, no? Mixa mo. Hindi. Doon sa Voltes 5 yan. Na episode malamang. Ano ba nangyari doon sa Mixamo? Anong meron? Mixamo, parang Photoshop plugin ata yan. I see. It's a graphics thing. Doon sa sinasabi mo sa akin na ano ba yun? Tawag doon? Character design. Concept art. Yan. Mixamo. Check nyo. Okay. Sabi ni Hansman. For 3D shit yun. Yan. Thank you very much, Jerome Hagonya dyan. Hansman 232. Sabi niya, papotok naman sa loob-looban ko, masters. Lumunin mo! Siguro na rin masaya ka na. Huntsman, napaligaya ka ba namin? Ito, si Sento, butterfly return yun, di ba? Oo. Na-shotgun ka. Ang sabi yata natin, butterfly effect. No, yung pelikula ni Ashton Kutcher yun. Butterfly effect, ano yun, parang... Movie. Bukod sa movie, ang ibig sabihin nun ay yung mga nangyayari sa dito, pwedeng mag-echo yan. Kumbaga yung butterfly effect, ang sabi niya parang if a butterfly flaps its wings in China, it could create a hurricane in, let's say, Florida, parang ganyan. Talaga? Oh. Isang maliit na butterfly can create a hurricane in Florida? Oh, ganun. Basically, lahat ng...
na bagay na ginagawa mo pwedeng maka-apekto at maging sanhi ng ano. Kumbaga tuloy-tuloy lang yung parang yung mga ginagawa sa multiverse sa no, MCU. Parang ganun. Parang ganun. Parang konting change lang na apektuhan yung buhay ni Thor. Oh, ni Ant-Man. Si Ant-Man kasi mismo. May kasalanan yan eh. Butterfly effect. Pero, yung, pero tama ka. Yung, ewan ko bakit butterfly effect yung binanggit natin. Eh, kasi si Ashton Kutcher, maganda yung movie na yun. Di ba, dumating pa nga siya sa point, nandun siya sa womb, pinatay niya sa sarili niya. Spoiler alert. Oh. Napagawa ba yun? Yeah. Parang hindi. Parang hindi. Kasi ano eh, parang nakakapag-travel back in time siya. Ah, kaya butterfly tas effect. Pumunta, kasi nagkagulo-gulo na eh. Saka gusto niya mabago yung future, hindi niya nabago na parang napalala lalo. Yun. So, ang ginawa niya, inen na lang niya yung buhay niya nung nasa loob pa siya ng womb ng mami niya. Yung umbilical cord, tinali niya sa leg niya. Oh, sipin mo yun, ha? Oh. Fucked up. I see. Itong si Ricardo Dalisay, Je, tita yan, ang dami niyang skinoment. Oo. Oh. Ano, yan ba yung ano? Oh. Ayokong basahin, pero Ricardo Dalisay, shotgun ka! No. Salamat na rin sa pag-comment. Well, ano naman siya? Nabasa ko yata yung iba dyan, so mukhang okay naman. Yan, so tama na muna. At ito si Arvin Anolin, shotgun ka rin. Mm. Yan, so yun muna. Yun muna. So sa mga na gustong magpa-shotgun, ang kailangan nyong gawin ay mag-comment sa mga videos. Tama. Share okay? Nyo to, guys. Ha? Kasi like, dun subscribe. Dun sa live chat, hindi namin mababasa yun. Tama. Okay? So, yun muna. Itong ating pag-uusapan ngayon ay actually medyo matagal-tagal nang natenga ito. Na topic. Isang paksa. Kasi, Je, ano ba nga yung month of June? Month of June is? Ang month of June ay supposedly ay makabayan na Independence. Buwan. Independence Day, di ba? Buwan ng wika ba? Ay, di, August ng buwan ng wika, no? Independencia. Oo, Independencia. Independencia. Yun. Pero, nung elementary high school tayo, yun ang pag sinabi mong June, yun. Diba? Pero ngayon, tila baga meron ng iba pang sineselebrate pag Hunyo. Pag Hunyo. Ang aking birth month. Ay, sineselebrate ang Pride. Na hindi lamang isang araw, kundi isang buong buwan. Pride month ang ano. Para ang, sa mga brothers and sisters nating LGBTQIA. Oo, totoo naman. Ito yung Pride kasi, most Filipinos know Pride as being tolerant to ano eh to LGBTQIA plus na people, which is fine. Wala naman tayong problema dito sa Sawsawan podcast. We are all for understanding and being loving to everyone. Pero Je, ito before we continue with this, bakit ba Pride? Yun ang isang ano. Actually, ito ha. Ang Pride kasi ay... Google ko ba? Hindi. Sige. I-Google mo na. Pwede ko muna. I-Google mo na yan. Okay. So, ang Pride kasi is... Di ko rin alam nung una kung bakit Pride. Pero okay. Basically, naging branding na yan for LGBTQIA movement. LGBT na lang para ano, masyadong madami. Basta politically correct tayo, ha? Oh, basta ano to, basta LGBT na lang, pang shortcut na lang natin 'yon, ha. So, para sa LGBT, basically kasama nung branding ng Pride, yung flag na rainbow. Na ngayon, dati kasi nagsimula talaga diyan LGBT. LGBT lang. Lesbian. Gay. Bisexual. At saka transgender. Queer. Parang iba pa yung ano eh. Iba pa yung... Wala pang queer dati. Ano yung Q? Actually, parang LGB pa lang dati yata eh. Kasi nagsimula yung mga movement na yan. I-search mo yung Stonewall Riots. Taka lang, ito muna, yung Pride. Pride, ito, from the definition, from the Oxford language. Okay. A feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievements and the achievements of those with whom one is closely associated or from qualities or possessions that are widely admired. Oh, yun yung standard definition ng word na pride mismo. One's own dignity, sabi nga. Oh, so basically, sinasabi na na parang siguro pride... I-Google mo nga kung anong ano.
etymology ng pride, sabi ni Britannica movement. Britannica, a feeling that you respect yourself and deserve to be respected by other people. Pride. Yun. Yun. So, kasi the original movement, yun yung aim talaga nila is for respect and be treated, to be treated as equals and not be discriminated upon by society, yung mga members ng LGBT. Yan. Yun. Which is a good civil rights movement. Civil rights movement ang tawag sa mga ganyan eh. Mga feminism, yung mga racist, against racism. Civil rights kasi yan. Diba? Yung mga human rights, kasama rin yun yung civil rights movement yan. And it's... Pero ngayon kasi, balikan lang natin yung Stonewall Riot. Okay, so itong Stonewall Riot, this is one of the most pinaka-significant na event about the gay community. Basically, ang nangyari dyan, nagkaroon ng naharas sila sa isang ito, patrons of the Stonewall, other village lesbian and gay bars. Mga gay bar yun eh, yung Stonewall. And neighborhood street people fought back when the police became violent. The riots are widely considered as the watershed event that transformed the gay liberation movement and the 20th century fight for LGBT rights in the United States. So ito ay 1969 na ganap? Nakalagay ba? Ayun o. Oh yeah, 1969. So itong basically may mga police na nagkasakitan sila. Tapos madaming nasaktan and from then on, yung mga LGBT people stood up na parang this is not right. Kailangan nating labanan yung oppression. Pwede makita yung mga photos niyan, Jen. Oh, yung Stonewall riots, images. So, yan. Black and white pa. Oh, black and white pa. 19 na yan eh. 69. Pero dyan nagsimula yung ano, yung mga... yung first Pride Parade. Pati nga ng mga nakalagay sa kanya ng mga banners. Ito may nakalagay sa banner nila. Oh. Teka, lakyan natin. Stonewall, di ba? Yan pa yung unang ano eh. Ito, Stonewall means fight back. Smash. Gay oppression. Nakikita ba yan dun sa ano natin? Kita yan. Teka, let's see. Mukhang kita naman. Oh, kita. Kaso lumiit. Oh, yan. Balik na natin. Yan. Para mas madali. Diba? Okay. So, yan yung mga unang civil rights movement for gay people. Ayan. Gay pride. Ayan, diba? Siguro, yan doon nagsimula. Hindi ko pa natitingnan kung paano from Stonewall, how it transitioned to pride. Pero siguro galing diyan sa gay pride. So feeling ko bro, yung Stonewall, yan na mismo yan, no? Yung kung anong ginagawa nila. Hindi siya lugar. Kasi nakalagay doon na Stonewall means fight back. Pag binak mo yung image. Oh. Ayun, baba mo. Oh, fight back. Kasi nga ano eh, smash gay oppression. So parang naging aktivista sila. Oh, and also, this happened in 1969. During the 60s, kasagsagan niya ng mga ano, ng mga civil rights movement, yung mga people, yung mga sina Martin Luther King, 'di ba? Yung sa Vietnam War, heyday ng mga hippies 'yan, the 60s sa Amerika, ha. So, mga yung Charles Manson era 'yan, ha. Oh, mga hippie, mga aktivista as we know it today were born during this decade. Gen 60s. X. Oo, mga ganyan. So, it's... yun nga lang, ito ang problema dun sa mga aktivista. A lot of them, spectrum yan eh. Meron, napag-usapan natin dito yung mga... May mga aktivista na nagre-resist lang sa oppression talaga. Pero meron mga aktivista na merong agenda to topple the government. Mm. And these people maximized and capitalized on these kinds of events. Yung mga Stonewall riots na yan. Ah, okay, oppressed kayo. They found a sector na
nakakita ng oppression against them, kakampi namin kayo. So parang sleeper cell sila. Yan ang isang problema dun sa mga activist. Kaya kung activist ka, kailangan maintindihan mo talaga kung sino yung sinasamahan mo eh. Di ba bro? Kasi you could be used as a pawn by people with different agendas. Tama. Di ba bro, yung mga sleeper cell, ito yung mga kunwari, akala mo, ito yung layunin, parehas ng layunin mo, tapos binang magigising na lang, tapos ito pala yung, parang, napayo ba yung G.I. Joe Origins of Snake Eyes? Oo. Oh. Di ba si Snake Eyes, para siyang sleeper cell dun sa loob nung ano, nung mga Yakuza, tapos trinane siya, yung pala, kinuha siya ni Cobra para kunin yung gem. Oo. Tapos hindi alam nung mga Yakuza na yon na nagtatrain sa kanya na agent siya ni Cobra. Kasi nga, gusto niya malaman kung sino yung pumatay sa tatay niya, gumante. Mm-hmm. Yun yung anong panghawak ni Cobra sa kanya. Ang alam po sa sleeper cell, parang ano eh, about sleeper agent ka. Oo. Na parang, usually may ano yan na parang brainwash ka. Parang si ano, si pangalan sa... Manchurian Candidate? Hindi. Eh parang si... Born Identity. Hindi. Si Winter Soldier. Ah, diba? Si Bucky. Si Winter Soldier. Siya yung sleeper cell. Oo, oh. Diba? So, pero sci-fi naman yun. Oh. Medyo ibang ano na yan. Ibang usapin na yung sleeper cell. Dito sa cell. Mga gantong protest, meron kasi mga terorista or mga oportunista na sumasali dito for their own cause. Pero kunwari, magpapakita sila ng support, pero iba pala yung kanilang mithiin. Yan, tama. Kasi they capitalize on the emotions of the people who are being oppressed. Na parang, especially, kasi ang US is capitalistic country. And sila yung pinaka-powerful na bansa sa mundo. Until now, madami silang problema, pero they are still recognized as the most powerful country in the world. Sa lahat, bro. Oo. Sa lahat. Pero, kung ano ka, kalaban ka nila, gusto mong pabagsakin ng US, paano mo lalabanan yan? Paano mo itatapol yung government nila? They have the mightiest army, military, di ba? So, you will be crushed in an instant kung lalabanan mo sila head on. Mm. Di ba? So, what they did is to... They figured out na parang they need to change the culture ng mga tao sa US. And yung mga tawag dito, yung mga aktivista, yung mga komunista na talaga eh. Yung mga komunista na, okay, klaruhin muna natin, hindi lahat ng aktivista ay komunista. Oo. Okay, pero may mga komunista na na gumagamit ng aktivista. Pwede mo bang sabihin na lahat ng komunista masama? Or hindi lahat ng komunista masama? Ang komunista kasi, yung ay naniniwala sa komunismo. Diba? Yung komunismo, yun ay isang ideology, political ideology yan, na sa kasalukuyan, dito sa Pilipinas, hindi tayo nagsusubscribe. Hindi yun ang political ideology ng Pilipinas. Kasi ang komunismo, ang promise niya ay yung lahat ng bagay sa gobyerno, kumbaga ang gobyerno ang magsusupply ng mga pangangailangan ng mamayan. Ng isang citizen. Oo. Tapos ang mga tao, pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. Yun ang promise ng communism. Equality. Yun ang gusto nila. Equality, kumbaga. Yun ang vision ng communism na lahat ay walang mayaman, lahat tayo pantay-pantay. Na napakagandang pakinggan. Napakagandang pakinggan, pero... In practice, paano mo gagawin yun? Oo. Diba? At saka sino ang mamamahala nun? Diba? Sino magsasabi kung sino yung magdi-distribute? Wala diba? Bang mga abuso like we've experienced nung pandemic, diba? Na lahat tayo pantay-pantay, nakakulong sa bahay, umasa sa ayuda, at itong mga namamahala sa gobyerno yung in charge. Oo. Pero sila mismo, may ilan sa kanya na nilabag. Nilabag yung kanilang mga sinabi, mga protocols. Oo, at saka may mga ano, mga kumita, diba? Oo. Sila yung mga, kumbaga madaling maging diktador o kaya tyrant sa setting ng isang communist.
kung sino yung mamamahala doon. Kasi pwede, hindi pwedeng walang mamamahala eh. Tama. Katulad sa China. Kasi sa laki ng Pilipinas, eh, paano mo i-distribute, di ba? Saka kung may ganun kang power bilang tao lamang, yung ano, yung, alam mo yon, it can get to you eh. Di ba? Pero, ang mga, yung mga tao kasi, na naniniwala sa communist, a lot of them are very young people na parang yung promise na, and most of the time, they themselves are feeling the oppression na parang marginalized sila, na hindi sila nabibigyan ng opportunity. Not taken care of. Di ba? Even. Na parang they feel disregarded, they feel the injustices, just being na parang binabaliwala. Diba? Ako bro, nung bata ako, nafe-feel ko lagi yan eh. Pag inaaway ako ng mga magulang ko, pinagsasabihan. Oh. At pag nafe-feel ko yun, wini-wish ko, how I wish na meron akong pangkat na pwedeng salihan o saniban that can understand what I truly feel. Oh. Diba? At pag yun, mga nakilala ko nung time na yun na mapusok ako, malamang kung anong paggawa sa akin. Paghawakin ako ng Armalite at mag-gera game. Pwede yun kasi talaga. Kasi people literally die for this. Diba? Na parang, diba yung isang napag-usapan natin sa nung dun sa nakaraang episode, parang lasalista siya, diba? You would assume that guy lives a comfortable life. Nasa lista, at the very least, siguro may aircon siya sa kwarto. Mm. Diba? May sarili siyang computer, may internet siya, baka may kotse siya. Oo. Diba? Masarap ang buhay niya. May cellphone siyang iPhone. Diba? Pero, iniwanan niya yun. Namundok siya. Hindi mo alam kung, I would doubt na meron siyang, di natin alam kung may aircon pa rin siya sa bundok. Marami akong kilalang ganyan, diba? Mga musikero. Iniwanan ng kanilang marangyang pamumuhay para maging taong grasa. Iba na yung taong grasa sa rebelde. Hindi, pero parang ganun yung ano, yung mentality na parang hindi nila nakikita yung kahalagaan kasi parang feeling lang may mas better cause pa. Oo. Kaya mas higher cause than yung material things na meron sila. Tama. And that kind of emotion can be, kumbaga, maano yun? Pag naramdaman mo yun, ako kasi, I've never felt that. Kasi ako, naniniwala ako na ang inano sa akin, itinuro sa akin since I was very young, na kung anong gusto mo, pagtrabahuhan mo. Mm. Diba? Kumbaga, parang yung meritocracy ang tawag doon. Mm. Na parang, kung hindi ko pinagtrabahuhan yan, then I don't have the right to demand for it. Mm. And I don't have... kumbaga, hindi ako entitled to other people's work. Na parang, porke kumita ka, teka, bakit kailangan bigyan mo ako niyan? Diba? Pwede, kung bibigyan mo ako, di thank you, pero wala akong, hindi ko para ikagalit sa'yo na ikaw, kumikita ka ng malaki, ako hindi. Kung hindi ko naman tinatrabaho. Ngayon, kung nagtatrabaho ko, parehas tayo ng trabaho, tapos mas dinadaya mo ako, yun ang doon tayo magkakaroon ng problema. Pero ang hirap din kasi niyan, yung gobyerno rin kasi yung nagsimula niyan eh. Mm. 'Di ba? May mga politiko tayong pag may mga mahihirap, binibigyan ng libreng ganyan, libreng ganto, parang kung ano mang libre. Oo. Tapos ngayon pag wala na, dahil tapos na yung election siguro o nawalan siya ng budget. Sinanay mong ganun eh. Oo. So aasa siya sa iyo. Okay. Okay, yung part na yun naman kasi yung communism is meron kasing political sa politics kasi merong right and left. Yung right dun yung moves toward capitalistic sa economic basis to capitalistic yung ano niya, yung approach niya, yung ideology niya sa gobyerno. Ibig sabihin, parang katulad sa atin, merong negosyante. Malaya kang magnegosyo. Kung may kapital ka, pwede kang magnegosyo. Tapos, yung free market ang tawag doon. Na parang, kung may pera ka na pambayad dun sa service o kaya dun sa goods, then mabibili mo yun. Diba? Tapos, pwede kang magtrabaho and you get paid accordingly sa ginawa mong trabaho. Yung left naman, more moves toward socialism. Yung socialism naman kasi, naging response yan doon sa capitalist. Kasi yung capitalist, kung
kung papabayaan mo lang yung mga negosyante, kasi madami talagang mga gahaman na tao eh, di ba? So, ibig sabihin, pag pinagtrabaho, pag kung may kapital lang ako, pwede kitang pagtrabahuhin, babayaran lang kita. Tapos, okay na. So, pwede mong gawin na parang babayaran lang kitang, since wala kang, let's say, sobrang hirap mo, di ba? Wala kang choice. Eh, wala. 100 pesos a day ka lang. Diba? Huwag ka. Pasalamat ka na nga. Pinagbigyan pa ka ng trabaho. So, diba? Ibig sabihin, you need those two synergistically to balance. Oh. So, yung socialism, kasi napansin nga na nagiging gahaman masyado yung mga kapitalista. So, gumawa nung mga socialist policies na ngayon, hindi pwedeng ano, dapat may minimum wage. Diba? Dapat yung mga bata wag mong pagtrabahuhin ng mga delikadong trabaho. Wag mong child labor. Or child labor, 'di ba? O kaya yung working hours, wag mong gawing alipin yung mga trabahador mo. Tama. So going diba? Back bigyan dito, mo ng benefits. Going back dito sa Stonewall riots ng mga kapatid nating LGBTQ. Napasukan sila noon. Oo. Na mga ganyang klaseng tao, mga opportunista tao. And ito ako kasi wala akong kumbaga, I have nothing but love to LGBT community. Well, of course, kailangan mabait ka rin. Diba? Kung masama kang ano, tao, kay babae, kay lalaki, kay bakla ka, hindi kita gusto. Diba? Ganun lang naman talaga eh. So, kumbaga, being a gay person is not the ano, the issue. It's not the issue. It's still the content of your character. Just the same way sa racism. Kung black or white ka or brown or kung anumang kulay mo, violet ka, di ba? Kasi, Jet, yung itong Stonewall riot, it reminds me of Black Lives Matter. Alam mo yung pinatay itong si George Floyd. George Floyd. Ang daming nag-alsang mga black brothers natin. Uh-huh. Dahil nga namatay siya at naging campaign yun, di ba? Uh-huh. Black Lives Matter, BLM. At gumawa sila ng organization, naglikom sila ng mga funds, and then nagka-cancel pa sila ng mga ibang mga personality. Mm-hmm. Pero eventually, nalaman nung mga kababayan na mga taga-US na ito ay scam. Dahil na-manipulate sila nung emosyon na yon nung pagkamatay ni George Floyd sa interest nung mga hayop na mga scammers na yan. Yun ang sinasabi ko na when yung mga people na mayroong agenda, kasi sa US kasi, to those who are not familiar, yung race hustling is a really powerful political weapon. Mm. Diba? Na parang if you can manipulate an entire race of Americans, yung mga, let's say, the black people or the Latinos, diba? Minorities. Na to vote for specific party. Kasi sa kanila, dalawang party lang eh. Yung Democrat tsaka Republican. So, kung let's say, right now, black people vote predominantly, kumbaga majority of them vote Democrat. So, malaking power yun for the Democrat Party. Pero, huwag na natin pag-usapan yan. Pero anyway, yung point ko doon kasi, yung agenda can be easily put into that movement pag hindi ka nag-verify kung sino yung mga kasama mo. Kasi yes. Andan yung pasukan, kung BLM, pwede akong sumuport sa BLM, di ba? Pag mag-suot lang ako ng shirt, tapos sasabihin sa akin, "Oy, kapatid, BLM ka rin pala. Okay, go." Tapos unti-unti naman namamanipulate yung brain ko into thinking na parang yun yung movement na pinaglalaban ko. Na tama. Pero iba na pala yung outcome or yung nagiging outlook ko sa buhay. Parang sa akin, parang defund the police. Yun na yung nangyayari. Nararadicalize ka. Sinisira ako na tuloy yung sistema na ginawa ng gobyerno o ng governing body na yun dun sa radical na
mentality na in-incorporate sa akin dahil dun sa taong namatay na yun. Oo. Or kung ano man namatay, o kung anong discrimination yun nangyari, na-exploit masyado yun. Tama. Yun yung, kumbaga, again, they prey on your emotions. Mm-hmm. Na parang, masidhi talaga. Kasi pag nakita mo nga man yung video nung kay George Floyd, inaapakan siya, diba, no? Sa liig. Parang, wow! Diba? Tapos makikita mo yung autopsy tells a very different story. Oh, kasi langu pala siya sa droga, oo, diba? Diba? Oh. So, pero ibang usapan na yun. The same thing happens dito sa LGBT. Again, I will reiterate, nobody is opposing, especially, or at tayong dalawa na lang. Tayong dalawa. Huwag na natin yung iba. Tayong dalawa na lang. Kaming dalawa na lang ni Chris. Mukha namin. Oh, diba? Hindi kami nag-oppose na, hindi namin sinasabi na yung, we have nothing but love for gay people. We accept them, diba? Meron nga kaming gustong i-guest dito, diba? Oo. Na, shout out kung sino ka man. Oh, basta, huwag na muna natin surprise banggitin. Surprise guest. Oh, diba? Pero baka maudlot kasi. Pero, kumbaga, yung acceptance, kung acceptance at pagmamahal lang, wala tayong problema doon. Wala tayong problema doon. Kanina nga, doon sa Last of Us, pinapanood namin ng aking may bahay na si Sophia, merong scene doon na may dalawang, may gay couple. Mm-hmm. Parehong old man sila. Mm-hmm. Naghahalikan, may sexing sila. Tapos ang tragic na ng pagkamatay kasi nauna namatay yung isa. Uh-oh. Spoiler alert, pero panoorin yung Last of Us sa HBO Go. Tapos ano bro, parang ramdam mo yung love eh. Oo. Na parang dati, yung mga ganun klaseng mga characters sa mga series, parang tabu yun eh. Oo. Parang kahit na nangyayari yan siya sa society, parang, hindi pwede magsama yung dalawang lalaki. Mm-hmm. Sa isang kama at mag-sex. Diba kailangan either babae sa babae o babae sa lalaki. Ganon, diba? Medyo bias tayo dun sa... Babae sa babae, diba? Diba? Totoo naman, diba? Oh. Kahit nung 60s, ganon eh. So parang never ka makakita ng parang lalaki sa lalaki eh. So nung habang pinapanood ko yun, parang nung una parang yuck. Pero nung nakita ko yung love story nila, parang damn. Oo nga, no? Fuck. Ibang usapin yung ano eh. Kasi it is also, kaya natin ina-accept yan kasi we see it. It is reality na meron talagang mga bakla. Tama! Meron talagang mga bakla at meron talagang mga tomboy. Merong mga bakla enough to think, yung mga, ang term is, tawag doon, gender dysphoria ang tawag doon sa parang mga transgender. Body, okay. Basically, yun yung mga parang people trapped in the wrong body, yung sex ng let's say feeling mo babae ka talaga, tapos ano ka, pero ang katawan mo lalaki, diba? So yun yung recognized na ano yan, na mental condition. Oo. For now, di natin alam, pwedeng magbago yan o ba? Gender dysphoria, yun ang tawag doon sa mga transgender. May mga ganong tao, also may mga taong ginagamit lang yun para sa kanilang agenda. Whether it be pedophilia yan, o pang-aabuso sa kapwa. Diyan nagkakaroon ng problema doon pag naging hindi na when the agenda goes beyond acceptance and love for gay people. Tama. Diba? When you start preaching na there is no clear definition between the sexes, diba? Na walang, you can't even answer what a woman is, diba? Na hindi mo alam na parang kahit babae ka, sasabihin mo, I don't know what a woman is, diba? Na parang, dahil ayaw mo lang maka-offend. O, sasabihin mo na ang babae at lalaki ay walang difference, you're gonna deny the physical strength na to the point na you would allow men to compete in women's sports, diba? Kasi gusto mo maging ally ka, ganyan. Doon nagkakaroon ng problema. Kumbaga, doon nagkakaroon ng
imbalance. Doon kinokontest yung pride. Doon kinokontest yung LGBTQ movement. Kasi it goes beyond doon sa premise na we just need acceptance. Tama. Kasi kung if we just stay there, wala tayong problema doon. Kasi, Jay, going back to your, ano, yung kanilang, yung example mo doon sa capitalist, saka doon sa socialism, oo. Like, kailangan mo ng balance doon eh. Hindi pwedeng one is better than the other. Oo. Eh. Ganun din sa, when you look at itong Pride Month or Pride or LGBTQ, kailangan mo ng balance. Eh. Hindi porket bading siya, lesbian siya, queer siya, o gay siya, ibig sabihin, lahat ng gagawin nila, eh, love. Tama. Eh, tama. Tama. Diba? Oo. Hindi ka pa pwede magsabi na parang, itong badig na to, sira ulo to eh, nanghihipo itong hayop na to oo. Eh. Diba? Pwede diba? Ganun eh. Pwede. Kasi yun ang tunay na acceptance. Yun ang tunay na equality. Kasi, yung if you're just gonna categorize something, na you're gonna give them special privilege. Pero syempre, yan, pag narinig ng mga woke to, special privilege. Diba parang, pero ganun nung, essentially, ganun nung ginagawa eh. Diba na parang, kaya nga eh, if you're not gonna say anything, na parang, pag sinabi mo na, yung walang difference sa biological difference na babae at lalaki, that you're gonna claim that, men menstruate, 'di ba? Tapos okay ka lang, 'di ba? It's doon nagkakaroon ng problema. Kasi ito we get yung mga diskurso nyo about yung ano mayon yung equality. Okay 'yun, we're all for it, pero kami like what Jess said earlier, yung being a good person. Uh-huh. Yun lang 'yun, regardless of kung ano yung sexual preference mo. Basta kung hindi ka nang-aabuso, kung hindi ka nag-oportunista, parang okay lang 'yun. Okay. Ito, bukod kasi doon, well, sinasabi naman nila 'yon. Sinasabi naman 'yon, to be fair, most people who support the gay community, the LGBT, 'yun ang ano nila. 'Yun ang position talaga nila. And a lot of people are not even aware dun sa mga sinabi ko kanina na problema. So what? Yung ibang sa Twitter nga ng mga Pilipino, lalo na dito sa Pilipinas, parang ano bang problema? Parang yung hindi nila alam yung tungkol kina Lia Thomas, yung swimmer sa US na lalaki. Na lalaki. Biologically, ha? 6'4", dumalaban sa mga babae na 5'3", 5'4". Tinatalo niya yun. Diba? Pero don't accept. Kailangan i-accept mo siya. Hindi nila alam 'yun. Ang LGBT gawin na lang natin for simplicity sake. The trans ideology na lang ang itawag natin. Yung trans ideology kasi, kumatitenga ko. Okay. Yung trans ideology is a way of thinking and redefining sex and gender. Okay? So, according to the trans ideology, sex and gender are two different things. Mm. Yun ang ano nila, that those are two different things. Na, yung sex mo is your physical body, your biological nature. So, tayo, parehas tayong lalaki. Meron tayong turat, meron tayong yung katawan natin ay panlalaki. Pero, yung gender mo pwedeng mag-iba. The same way with people na nasa katawan ng babae, 'di ba? So ang kung lalaki ka na kung tao ka na mayroong katawan na lalaki pero gusto mo ay babae ay lalaki pala. Pares so, kayong may turat. Iba yung gender identity mo doon sa iyong sexual identity. So magulo, 'di ba? Kumbaga, alin ang mas tama sa iyo? Kung sasabihin mo yung gender mo is babae ka, pero yung biological sex mo is lalaki. Dati kasi ang ano ka talaga? Babae o lalaki? Dati kasi ang simple-simple lang eh. Bading ka ba o straight? Oo. Ngayon parang may mga non-binary pa eh. Kasi nga ginawa nila na fluid.
meron kasi ito. Parang tubig. Ito, ito. Ginawa nilang fluid ang gender. Ito ang isang... ituro natin ng tungkol kay kung sino ang nagpaumpisa nitong gender ideology na to. Sino ba yan? Si... Ito, itong demonyong ito. Si John Money? Ito, we're gonna tell you about John Money. Yan, sino ba yung si John Money? Itong si John Money ay siya, everything you know about gender ideology. Wikipedia. Siya ay, teka. Sa all tayo. Wikipedia. Sa Wikipedia muna tayo. Okay, everything you know about gender ideology was first proposed by this man, John Money. Okay, so itong si basically, yeah, sexologist siya and professor. Psychologist, 'di ba? Johns Hopkins University. Known for his research on human sexual behavior and gender. Siya yung nag according to the stuff that I watched, siya yung nag-appropriate nung salitang gender to what it is known now. Ano yung ano? He was the first to in clinic in the United States to perform sexual reassignment surgeries. So yung mga turat, ginagawa niyang kipay? Tama ba yan? Money established the Johns, teka. The first clinic in the United States to perform sexual... Oh. So, apparently, actually, I didn't know that about him. More on yung ideology muna tayo. Okay? Oh. So, before him, yung gender is parang ano lang, parang literary element lang siya. Na parang gender, he, him, di ba? Parang... Just to give a word. Nauso ngayon yan, kasi bro. Kasi yung gender kasi from yung sa genes, doon nang galing yan. Gen. Eh. Oh, 'di ba? Genetics. Ano yung der? Di ko alam. Gender, parang grinder, 'di ba? Parang app ng mga bading yan. Oo nga, no, nagkataon lang. O kaya maker, 'di ba? So gender. G-E-R, oh. So pwede sigurong G Jenner. Pero nauso ngayon yung bro sa mga social media. Like kunwari, profile pic ka. Tapos nakalagay sa ilalim nun, his, he, him, she, her. Oo, yung ganun. Preferred pronouns. Pronoun. Doon. Kung tawagin. Doon, yung mga preferred pronouns na yan, yung mga they, them. Diba? It. Ganyan. Diba? Mga they, them. Ang yung preferred pronouns na yan, that is based on this guy's teachings. John Money. From John Money na gender is fluid. Ang main theory niya is yung gender mo is a, gender is a social construct. Sa kanya nang galing yun. Na parang pag pinanganak ang isang bata, hindi niya alam kung lalaki o babae siya. It is society that tells them. That tells them based on their gender assigned at birth. Parang ganun. So, let's say, pagka nung baby ka, pinanganak ka, nakita nung doktor na may turat ka, you will be assigned as male. Diba? So, yung mga turo sa'yo, parang pang male. Ganun. Oo, so, dahil you were assigned as male at birth, society was supposed to be parang... tawag dito. Conditioned programmed. You. Programmed you. People na pag nakita mo na may turat yung bata. Ito yung mga dapat mo ginagawa mo. Ito yung dapat suot mo. Exactly. Pero yung exactly. Magiging... sa babae, ganun din. Pero yung magiging guest natin, bro, nung bata siya, yun ang kinondition sa kanya. O may turat ka. Ito yung dapat mong maging... Until nung naging hubog na yung kanyang brain, naisip niya na, teka lang, hindi... porket may turat ako, dapat ganito yung gawin ko. Well, we'll ask him or her kung tama. Ano kung sa kayabangan niya. Pero dito hindi natin na tatanggalin yung mga instances na ito kasi alam nga natin may mga bakla talaga. Mm. 'Di ba? Pero ito hindi yun ang sinasabi niya na parang iba kasi yung na-discover mo na ano ka na bakla ka doon sa parang itinuro lang sa'yo ang pagiging lalaki. May asawa ba to?
Eh, di ko alam, di ko alam. Kasi malaking factor yun eh kung may asawa siya o hindi, yung mga sinasabi niya. Di ko alam. I don't think it's important right now. Pero ano siya, yung, so ang naging theory niya is kung yung bata na bagong silang, hindi mo siya ituturo na, kumbaga, pwede mo siyang i-program. So nakita ka na may baby ka na boy, pwede mo siyang turuan maging babae. Yun ang theory niya. Na kung ituturo mo sa kanya ay maging babae, magiging babae siya. Kaya nga, tinatanong ko may asa. Wala siyang, yung biology has no say dun sa magiging instinct ng isang batang babae. Kaya ako tinatanong kung may asawa siya, bro. Kasi kung may asawa siya, malamang may anak siya. Ganun ba niya pre-program yung anak niya? Hindi niya ba pre-program yung mga anak niya? Walang nakalagay papano, dito na spouse eh. Paano siya? O kung gay siya, malamang maisip parang, ah baka may agenda siya. Yun nga. Diba? Hindi mo alam eh. Well, pwedeng ang agenda niya is to just to become ano, notorious, 'di ba? Na parang oh, ako ang nagpaano niyan. Ako ang walang nakalagay, usually dito nakalagay yan eh. Baba mo pa. Oh. Wala siyang walang nakalagay na asawa niya. Ang ito ang pinakamatinding. Pero doktor siya. Ito ang pinakamatinding ginawa nitong si John Money. This is so yun ang ano niya, yun ang kanyang working theory na pag, ang isang sanggol pag hindi mo tinuruan, pwede mo siyang turuan na maging babae o lalaki. And it will not make a difference. Okay? So, nagkaroon siya ng opportunity to test his theory. Kasi merong isang nasan yun? It should be here. Ito. Merong isang couple sa Canada na meron silang twins. Okay? So, ito yung rhymer. The rhymers. Itong rhymer na to. Yung family. Ang ginawa, yung parents na yon pinatulian niya yung twins niya. Okay? So, nagkaroon ng aksidente, naging botched yung circumcision ng isa, yung David Rhymer. Botched meaning? So basically, nasunog yata yung titi nung bata. Sinunog ng doktor? Hindi sinunog, aksidente. Basta nasunog siya, naging nawalan siya ng edits. Naputol. At hindi ko alam, basta nasira yung edits niya. It was destroyed beyond repair. At wala pa siyang 1 year. So, they were perfect guinea pigs for John Money's theory. Baka sinadya. Hindi, wala siyang kinalaman doon. Kumbaga parang itong mga parents na to, na nakita niya lang sa TV si ano John Money talking about his ideology. Nangyari na yun sa ano yung botched circumcision dun sa anak nila. So they went to him to ask for help. So in their own volition. Yun nga lang ang ginawa ni John Money, ginawa niyang guinea pig talaga to. Tapos itong si David Rhymer naging ano siya. He was taught to be a girl mula nung napadpad siya dun sa ano dun kay John Money. So bumabalik-balik sila dun sa clinic ni John Money until he was in his teens ata. Until nag-decide siya na parang hindi niya na matake. Kasi parang pedophile din tong si John Money kasi. Nakulong ba si John Money? Hindi nga eh. He was praised pa nga. Ang ending nito, it is a very sad story. Ang nangyari, yung David Rhymer, both twins ended up committing suicide in their 30s. Yung isa they got so fucked up. Bakit pati yung isa nag-suicide din? Eh kasi kasama siya dun sa ano eh yung dalawang bata, yung pareha silang dinadala dun sa ano, dun sa clinic. Tapos pag nandun, pinapaalis yung magulang. Kami lang dapat. Tapos ginagawan sila ng minomolesta sila. So ano yung findings nung study? Ano yung end result? Failure. Failure siya. Hindi siya, kumbaga, basically John Money just destroyed these kids' lives. So naapektuhan ba yung career ni John Money dahil dito? Hindi. Kasi namatay siya without being prosecuted and he was even hailed as
as a hero pa nga. Ako kasi doon sa pagka yung botch ng circumcision, para medyo dubious ako doon na baka kasi na dyan ng parents. Well, hindi ko alam ah. Hindi. Pero parang... Hindi pa nila kilala si John. Parang coincidence naman na parang nasunog yung edits nung 1-year-old. Oh. Tapos inilapit mo kay John Money. It is really a coincidence. For a study na ganun, na parang, oy, perfect timing, oh. Kaya nga, it was a perfect time, perfect timing talaga. It was really a coincidence. Diba? Ako, skeptical ako dyan. Kasi parang, ako naniniwala ako. Bro, it is well documented. I don't think, hindi nila kilala si John Money. Pero wala nagdemanda. You would have to so ganyang, you would have hindi ko alam right now. Hindi ko maalala, pero hindi siya nakulong. Ganyan mga statements na inabuso ni John Money yung dalawang twins tapos nag-commit siya ng suicide dahil sa ginawa ni John Money na study sa kanya, wala man lang nag-file suit. Kasi kung si Michael Jackson nga kahit na namatay na siya, 'di ba, may mga lumabas pa eh. Well, hindi yung mga intricacies na yan, hindi ko na alam yung iba. Mm. Pero madaming nangyari kasi they were intimidated eh. Kasi nga, fucked up nga yung yung utak nila. Ikaw ba naman, parang, kasi yung David Reimer, nobody told him na lalaki talaga siya. Hindi nila sinabi na na-aksidente ka lang. Kumbaga parang he just found out mga teenager na siya. Hindi sinabi ng mga magulang niya. Hindi sinabi sa kanya na teenager na siya, na parang nung nakikita nila na nababaliw na yung anak nila, kasi sakalang nila inamin sa kanya na ganito kasi yung nangyari sa iyo. Tapos nung nalaman niya yun, in that instant naging lalaki ulit siya. Ayaw ko ng magbabae. Lalaki talaga ako. So sinasabi mo yung sinasabi ni John Money, false? Oo. Na mali talaga yung theory niya. Na hindi conditioned yung society na, kunwari may uturat ka, sabihin na, ito yung gagawin mo kasi may uturat ka. May kapay ka, ito gagawin mo may kapay ka. Oo. That your gender identity, so-called gender identity, is connected to your biology. Yung kasi ang dinedeny ni John Money na hindi magkaugnay yung na separate yung gender identity at biology. Pero itong example na to, very extreme to dun sa pinaglalaban ng mga LGBT community eh. Yan yung, pero ang kaya ko lang binanggit to is dyan kasi nagsimula yung ideology nila. Mm. And this story, hindi mo alam ba? Hindi ko alam, baka ngayon mo lang na oh, ano yan, di ba? Pero binanggit niya din sa What is a Woman. Pero karamihan ng mga noypi na kasama sa LGBTQ, baka hindi rin alam yung story na yan. Oo, oh, ako. Diba? Last year ko lang nalaman yun eh. Di ba? Parang siguro yung pinaglalaban ng mga ibang nasa movement, hindi yung ganyang ka-extreme na pagbabasihan ng gender. Kumbaga, ang pinaglalaban nila siguro dati, nung mga 90s, pagbading ka, nialay ka sa school, uh-huh, o binabatukan ka, yun, o parang tinatawag ka ng mga names, mm-hmm, parang bading, bakla ka pala eh. Tama. So parang, ito noted to, pero masyado na itong malalim eh. Parang scientific to, more on scientific, parang trial, parang kumbaga sa clinical trial, parang ito yun eh. Tama. Ito yung perfect example nun. Yun ang sinasabi ko. Most people are just aware about dun sa sinabi mo kanina, dun sa mga inaaping bakla na binubully, ganyan. Mm. Pero the people behind yung mga extremist, yung mga far leftist na gustong magbago ng society, is yan yung ideology nila. Yan yung tinuturo nila. Kaya ngayon, maririnig mo na yung parang yung gender fluidity. Kaya nga merong they them, yung mga non-binary, kasi ang idea doon is yung gender mo pwedeng mag-switch. Pwede kang mag-switch ng gender at any time. Tapos wala, nobody can question you. You just claim it and then you're that. So parang buffet to, parang try ko kayang hipon. Ayoko bukas, ayoko ng hipon. Pork. Saan nila nakuha 'yon? Doon sa mga sinabi ni John Money. Sa ideology ni, or case study ni John Money. And
noted dun sa mga gay men, gay women, lesbian women na naapi ng mga bata sila na tinitake advantage of ng mga intellectuals kagaya nito ni John Money. Oh. Kasi psychologist siya. Mm. So at saka yung mga ano, alam niya yung sinasabi niya pero hindi mo rin alam kung alam niya sinasabi niya para mag-manipulate o meron siyang agenda. Tingin ko maaring walang agenda si John Money dito. I think he was just really depraved na pedophile. 'Di ba? Na meron siyang ano. At saka siguro meron siyang idea na kala niya siguro tama. And, or, and he needed to make an experiment. Or feeling ko ganito nangyari. Siguro andun yung pedophilia sa kanyang blood. Mm. Siguro yung study na yan, parang naging curious tayo, 'di ba? Scientist, 'di ba? Mm. Parang consider siya na scientist kasi physician siya. Kaso, siyempre, in power ka na eh. Diba? Nasa yung dalawang bata. Mm. Tapos kung anong sabihin mo, gagawin nila. Uh-huh. Diba? Parang gumising ka. Gawin mo. So parang kagaya sa sinasabi mo, diba? Sa communism, dahil in control yung isang entity na yan, yung, gawin mo to, pero kami bahala sa'yo. Oh. Yun yung nangyari sa kanya. Nilaman siya ng kapangyarihan niya sa trial na yan ginawa niya. And also, sa Raymer. This, itong nangyari na to, nangyari to, sa kasagsagan ng mga ano eh, ng mga civil rights movement. So yung mga hippie shit, kasagsagan yan, it was very popular during that time. Ano bang nga anong year nangyari yung kay Reimer? Nasaan yun? Anapin natin. Ay, ito. Anong year? Anapin? Ito, 1966. Oh, so, smack in the middle. Mas nauna pa siya doon sa Stonewall, bro. Oh. Kasi 1969 yung Stonewall eh. Oo. Oh, kasi doon nagsisimula. 3 years after. Doon nagsisimula yung ano, doon. Basta, it's, kumbaga, nagsisimula na dyan yung mga, yung sexual liberation. Isa pa yun eh. Yung, napag-usapan natin yung dati, yung sexual liberation, na parang, na people convinced, si Kinsey naman yun, this guy, siya yung proponent na nag-convince sa mga tao to change the culture na maging promiscuous ka. Ganun. Yung nga yung mangyayari nun, bro, eh, pag walang, hindi specific yung iyong gender, kung fluid siya, yung sa sexual preferences mo eh, mm-hmm. Parang, ano na, kung pwede ka pala dito, like, kung bisexual ka, parang dalawa. Mm-hmm. Parang dalawa yung pwede mong yariin. Tapos, ano mangyayari nun? Dalawa sabay. Kaya nga, di ba, may mga taong kagaya ni Bugoy na Koy na parang sa social media. Polyamorous. Yung kasama yun. Ang tao sa polyamorous, maraming minamahal. Mm. Di ba? Parang, ano yun? Parang, ay, okay lang, nag-threesome siya kasi yun kasi siya eh. Oo. Parang, yung ang iba, sinasabi, yung pedophiles maging gender identity. Mm. Kasi, teka, if you can be ano, a man, parang falling, having sexual attraction to another man, why can't you be a man, a grown man, having sexual attraction to a child? Child. Diba? Sa Twilight, ginawa yan eh. Oh, diba? So, si Bella, parang brinan niya si yung baby. Ay, si Jacob. Oh. Alam mo yung palawin yung Twilight? Hindi ko na maalala. Kasi, diba, napanood ko pero hindi ko na maalala. Ito, medyo fucked up to. Si Bella kasi, babaeng love interest ni Jacob saka ni Edward. Oh. Tapos, di ba, busted si Jacob? Oh. Yung werewolf, busted siya ni Bella kasi mas love niya si Edward yung vampire. Oh. Ngayon, nagkaanak siya ng dalawa, yung baby. Ngayon, yung werewolf na yun, parang nag-match siya dun sa baby ni Bella sa kanya Edward. Kaso antay pa niya lumaki yun, tapos magiging sila. Parang ganun. Oo. Bullshit na yan. Well, kasi immortal sila eh. Di ba? Oo. Pero kung tinignan mo, parang nag-aabang ka ng baby lumaki. Diba? Groomer kang, hayop kang Jacob ka. Actually. Pero, dyan, kasi ngayon, nung pinauso yung ideology ng gender fluidity, nawala na yung distinction na there are two genders. Ngayon, parang ang latest count ata, nasa 200 plus na. 200 plus genders na. Ang dami ah. So, hindi mo na, you have lost count. At saka, sinasama na pa nung iba na
gender nila, yung let's say furry ka. Furry, yung mga nagko-costume ka na parang mascot. Diba? Gender identity yun. Along sinabi mong furry, akala ko yung mga balbon, yung may mga buhok sa likod. Hindi ko ba alam yung furry? Furry creatures. Furry. Patingin. Bago yan, ha? Furries. Akala ko yung mga balbunin. Tol, mga... Basically, naka-ano talaga sila. Naka-mascot talaga sila na costume. Na so, hayop. Gender yan. Gender. These are supposed to be genders now. Considered na parang sexual preference nila na... Talaga, tinan mo yung Wikipedia. Gusto ko kink nila yan eh. Na parang they want to be treated like a cute creature. A cute animal. Parang squirrel ka or platypus or what. Patingin nga... Ano? Yung sa Wikipedia. Sa Wiki? Teka. I-back mo lang yan. So, teka. Furry. And, furry fan. Ay, fandom yan. Fandom eh. Yan eh. Pero yung ano, teka. Subculture. Interested of anthropomorphic animal characters. Yung ibang ano, nagkakaroon ng furry convention. Eh, di ano. Yung iba dumadayo lang dun sa city ng pagtatanghalan ng convention. So may magho-hotel sila, 'di ba? Mm. So since madami sila dun sa hotel na 'yon, they would be wearing their furry costumes. Tapos dahil 'di ba, yung iba cat daw sila, kitten sila, ganyan. Nagre-request sila ng mga kitty litter. Ito daw bro, fur science. The results found that the majority of furries identify as male. Although 1/4 of furries identify as female, transgender, gender fluid, and non-binary. Mm. Furscience.com. Oh, di ba? So, kasama na yan. anthropomorphic oh. Animals. And... just a few years ago, these things are just called kinks. Diba? Kinks lang yan dati eh. Pero ngayon, gender identity na. Taka lang ha, furries are people who have an interest in anthropomorphic animals or animals with human qualities. Many furries create their own animal character known as fursuna, parang persona, which functions as their avatar within furry communities. Oh, tapos sila yung Tirahan. And ano yung evolution niyan? Titirahin mo yung aso. Ang thing diyan is actually dati kasi kink nga lang 'yan. Oo nga. Kumbaga parang okay, bahala ka na. Ako na weirdohan na ako sa iyo, 'di ba? Parang pero, cosplay, mafinafuck may naka-costume siya, ganyan parang ganoon. Pero ngayon parang hindi, exclusively furry lang ang fafuck ko. Oh, parang hindi ko I honestly don't know, pero right now these are being taken seriously na parang you need to hindi mo na sila pwedeng basta insultuhin na parang make fun of them. Dude, nasa WebMD nga tong definition na to eh. Makita mo even doctors WebMD ah. Na ano sabi sa WebMD? The community itself is known for its diversity and acceptance. 1/3 of the furry community identifies as exclusively heterosexual and furries are 5 times as likely to identify as LGBTQ than the general population. Oh, it's I don't know, man. Kumbaga parang it's got way out of hand. I don't even know what to say about it. Oh. And these are the more benign things pa. Oh. E paano yung mga pedophiles, 'di ba? Na wanting to be accepted. Ang euphemism sa mga pedophiles ngayon is minor attracted ano yata persons ata. Ito yung reason, ito yung nagiging effect bro pag pinagbigyan yung isang tao, like kunwari may pulube, binigyan mo ng pera. Susunod yan, hihingi pa siya ng more than that. Kunwari, di ba, kaya dumadami mga letters dun sa LGBTQAI. Kasi parang, o ba't kami, hindi kami kasali. Kunwari first sila, o sige, kasali na kayo. O ba't kami rin, hindi kami kasali. O sige, one love, o kasali na kayo. O ba't kami rin, may... O sige, okay, 200. Tapos hanggang sa 200 genders na. Kaya nga eh. And also... Kasi for the sake of love. Ito kasi eh. Ako, if you are an LGBTQIA blah 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 furry supporter, and you are doing it for love, then good. Great. Parehas tayo, di ba? Pero if you are there...
and your agenda is to confuse people. Kasi tayo, hindi nga natin malaman. Just because of your goddamn kink. Oh, di ba? Then fuck you, di ba? You are there to confuse not just people, society. Kasi they themselves cannot define what a non-binary is. Di ba? Or pag tinanong mo sila, ano ba yung non-binary? Parang, they cannot give a coherent answer na pare-pareha sila. Or even themselves, bro, they can't even distinguish who they are, di ba? Kung ano man yung gender. Kaya na, parang, kaya nga. I'm just fluid like water. Kaya nga sila confused eh. Di ba? Oh. And ano ang mangyay? Eto, so ang tanong is, so what kung confused sila? Mm-hmm. So, ang problema pag ganyan kasi is if you remove the binary ng men and women, societies will fall. Kasi you will tear down the family. Men will become fathers. Mm. Women will become mothers. If people cannot or are confused for that essential role para sa ikauunlad ng mundo and propagating the species, then societies will fall. And also, yung mga values natin na parang if a man will be conditioned na parang hindi ka dapat, yung mga masculine traits should be eliminated sa'yo, di ba? Then how will society function? Who will protect? Di ba? And then the women will be, instead of being interested in creating families, will, kumbaga parang di, girl boss lang ako, ganyan. Di ba? And tapos, paano yun? Diba? Tapos magre-reklamo kayo, wala ng gentleman. Oh, and also, paano ka gagawa ng bagong generation na productive? Oo. If you are dysfunctional as individuals. And yung makakita nun, bro, yung mga kabataang na look up to these adults. Yes. And yun yung sinasabi ko kanina, going back dun sa agenda ng mga communist na super far left, that they are trying to topple the government, especially America. Mm-hmm. Paano, that is one way to topple the government, and they know, they are very patient eh. They had been very patient. Kumbaga, this might take another 30-50 years before they can complete dun sa goal nila. Pero unti-unti pumupunta doon. And if you do not say anything about it, you will be, tawag doon, scared into silence. Then walang mangyayari. They will just, you will just lose society as we know it. So with all these hullabaloo happening, anong take ng Catholic Church dito? Okay. Ito, isang note pa dito is yung gender ideology na yan, is already creeping in our society dito sa Pilipinas. Medyo mahaba ang ating pasakali eh, pero... Kasi kung meron mang-aalma dito, eh yung simbahan. Oo, kaso... Pero nauna... Ito. Nauna muna to, bago yung simbahan. Hindi, yung simbahan na. Yung simbahan, okay. Ito. Teka. Kilala to na ano, institusyon ng... okay, ito sa DepEd, isinasama na yung tungkol sa same-sex unions and also yung gender identity. Gender, hindi lang same-sex unions yan eh. Pero meron tayong kaibigan, ang ating butiing. Butiing. Jay Aruga. Yan. Speaking of religion, ito na yan. Ito ang ano. Sino ba si Jay Aruga? I-follow nyo tong si Jay Aruga. Siya ay isang Catholic commentator. Pero ang mga arguments niya are not just faith-based. Although he is a man of the word, the teachings, ganyan. Let's see. He also makes secular arguments. Secular meaning mga pragmatic na hindi based sa Biblia, hindi based sa teachings ng simbahan. Pakinggan natin. Ito, nag-ano siya sa... yung DepEd. Let's send a feedback to DepEd about gender ideology lessons. Okay. Kasi meron siyang campaign. Sige, play natin yan, okay. Jay. Play. Dance. Nagpapareview. Ay, identity natin. Okay. Hi all. Apparently, for some divine providence,
nagpapareview si DepEd ng curriculum for kinder to grade 10 sa kanilang kinder Facebook page. And I would like to invite everyone to feedback sa DepEd yung gender ideology sa lessons nila sa feedback kids. Lang pala yan, bro. Because it's dangerous. Mm-hmm. Ang end goal nito is maaaring i-allow na ang mga biological males in women's sports, in women's bathrooms, women's spaces. And this time, nakita ko na may lessons na on same-sex marriage. So, ito yung dagdag dun sa curriculum. So, please send a feedback to DepEd, and I believe we could take back the culture if we don't remain indifferent. So parang dinodoctrinate na sila at an early age. Itinuturo na. Kapag kinder, sakali mo siya. Dun sa same-sex unions, napag-usapan na natin yan before, Dido. Parang, ako, parang yung same-sex unions, okay sa akin yun eh. Just to give civil protection to same-sex partners. Kung tomboy o bakla. Mm. Diba? Kasi nangyayari talaga yan eh. Pero, sino yan? Wala. What the fuck? Natakot ako. Buwisit. Ako rin buwisit. May ulto. Pero itong CJ is, meron siyang ano. Kasi ito, no to gender ideology in Catholic schools. He raised a concern to a Catholic school that I will not name. I found out that my daughter is being taught gender ideology. The school is very accommodating thanks to the school staff. The main issue here is DepEd mandates that this be taught to grade 10 in Araling Panlipunan. So ang problema dito is A, Pope Francis calls gender ideology the most dangerous ideological colonization. Yet B, Catholic schools are being used to spread this dangerous ideology. So there's no question that all of God's children have equal dignity and should be respected. Teaching kids not to discriminate is not the issue here. Yun. My issue with the curriculum is, number one, if teachers are not careful, the students might end up thinking that lesbian, gay, bisexual, pansexual, omnisexual, asexual, transgender, queer are spectrums of gender and sexual orientation that they can choose from. And number two, the students might end up with a subjective view of womanhood and manhood. So I'm asking like-minded parents with kids in Catholic or Christian schools to send an email to your school principal. We're fighting the soggy bill, pero hindi natin alam. Ang mga anak natin ay pinipre-condition na to this ideology sa schools. If we remain indifferent, we lose our kids to this dangerous ideology. So it's time to take back the culture. So bro, taka lang ha. Yung sinasabi ni John Manny kanina, ito na yung nangyayari. Yun. Diba? Kaya ako sinabi si John Manny. Yun yung, sa yung pasimuno ng gender. Diba ano sabi ni John Manny nun, yung gender daw, hindi dapat ini-instill dun sa bata kasi hindi pa niya alam kung babae siya o lalaki, di ba? Pero bakit ngayon sa DepEd curriculum nitong gender ideology, bakit gusto mong i-instill na parang hindi na dalawa, merong lima, may sampu, mamili ka. Oo, di ba? Na parang yun nga, magiging subjective ang pagiging babae o lalaki. Na parang it's kasi kung fluid ang gender, ibig sabihin anytime pwede kang magbalik-balik, 'di ba? And it will be an attack on truth. 'Yun ang pinakang issue ko dito eh, na parang this, you are going to disregard the truth of the gender binary of nature of humans being men and women to sa purposes na mag-reproduce. Kumbaga, it had been the law of biology dito sa
lahat ng almost lahat ng creatures sa mundo, sa earth, 'di ba? May mga hayop, merong ano, merong binary. Kasi, that had existed for billions of years. Kasi bro, kung ganyan, magiging ito yung analogy ko diyan, ah. Parang si Leonardo DiCaprio sa Catch Me If You Can, eh. Bakit? Nung today, piloto ako. The next day, banker ako. The next day, car thief ako. Parang ang dami kong roles na pwedeng gampanan. Pero wala naman talaga akong gustong role doon. Ang gusto ko lang, manlin lang. Para sa benefit ko. Kasi di ba, ano siya, con artist si Leonardo DiCaprio doon sa Catch Me If You Can, di ba? And ina-acquire niya yung piloto na role, yung ano. Kasi parang yung tingin ko sa gender na to, eh. Parang ito yung pwede mong gampanan. Lahat pwede mong gampanan. Mamili ka. Tapos pwede kang umalis anytime na gusto mo. Kung nafe-feel mong hindi ka ganun, oh, try this. Eh, paano kung nagkaroon ka ng con artist na parang, aha, pwede palang gawin yon, o di gawin ko. Oh, okay. Hindi naman, doon sa sinabi ni Chris, hindi naman ibig sabihin lahat ng mga nagke-claim na ganun ay con artist. Oo. Oh, diba? Pero may merong pwedeng makapasok. Oo. Pag ganito. It could be kalinyan. It could be exploited. The mismo. Diba? Na parang yung mga let's say sa dun sa public bathrooms. Ayun kasi sabi ni Jay, di ba? Di ba? Nangyari na yun na merong mga lalaki na nagbibihis babae talaga para makapang-rape sa women's bathroom kasi pinapayagan yung mga transgender. May mga namboboso rin sa loob ng mga ganyan, mga CR, di ba? Di ba nauso nun sa mga porn sites yung mga maglalagay ng cam sa loob ng ano, ng toilet ng mga babae? So, ibig sabihin, ngayon, mas less protected na sila or mas malaki yung chance ng ganun, may invade yung privacy nila. Kasi nga, kung sino-sino, magiging, ganito nakita ko sa isang CR sa isang prestigious na campus, eh. All gender bathroom. Sa amin, may ganun. Dati sa Mapua, nagkaroon ng ganun. All-gender bathroom. Pero, hindi ko alam kung may kinalaman na yun sa LGBT. Kasi parang 1999 pa yun. Lang sila. Baka nagtitipid lang sila. Kasi parang dun sa side ng ano na yun, ng building na yun, walang, most, lahat ng bathrooms kasi dun, magkatabi, babae, lalaki. Doon, isa lang. Tapos, lalaki lang. Pwede ba sila mag... So, ginawa nilang... Okay yung babae, lang. Malayo pa yung lalakarin. Bro, okay lang yung all-gender bathroom kung isa-isa. Paano kung sabay-sabay? Oo. Di ba? Kung all-gender bathroom, kasi pwede gabitin ng babae, lalaki, pero one person at a time. Paano pag yung parang ano, cubicle lang, yung pwede mo masirip sa kabila. Oh. Well, yung sa amin naman, naalala ko, mataas yung mga walls. Mahirap gumanon. Mahirap manilip. Pero, parang magkatabi kayo? Oo. Oh, para siyang sa urinal. I think it was, I don't think it was created for to pander to the LGBT, eh. Kasi nung time na yun, hindi pa naman uso yan, eh. I think utilitarian yung purpose nun talaga. Na parang, nagre-reklamo kasi yung ibang, hindi ko na maalala kung originally pambabae o lalaki yung CR na yun, eh. Pero kung let's say kung panlalaki yun, yung mga babae nagagalit kasi ang layo pa nung CR nila, wala silang accessible doon. Sa ito ka, sa Glorieta 4 doon sa may steel parking, merong weird na banyo doon, eh. Ang banyo niya ganito, may pinto tapos may urinal ng lalaki. Tapos, board, pinto, nagawa sa kahoy. Tapos, yung parang toilet. Oo. So, pwede mong ilock yung pinto. Yung main pinto. So, isipin mo, may main na pinto na pwede mong ilock. Tapos, may urinal na lalaki. Isa lang yung lababo nila. Tapos, dun sa room na yon, mayroon pang another door. Pero, hindi siya yung pinto na parang ganito, ah. Para lang siyang board, tapos yung lock niya ganun. Oo. So, isipin mo, kung may babae doon sa loob, tapos may umihi na lalaki, tapos nakalaki yung pinto. Kumari, asawa mo yun doon sa toilet. Tapos may random guy na umihi, tapos hindi niya alam may tao, tapos nilock niya, tapos lumabas. Parang awkward nun, di ba? Or kung, let's say, worst case scenario, medyo promiscuous or hindi maganda yung intention ng lalaking umihi. Di ba parang, di ba? Yeah. I don't know. Hindi mo alam, eh. Kaya, yung mga ganun kasi pwede mo pang ano, eh. Pwede mo pang pag-ingatan. Ito kasi, especially kung gagawin mo yung mga
transgender tapos may mga bata sa school, 'di ba? Yun ang mga nagiging problema. Yun nga yung naging ano ko dun sa CR na yun, kaya medyo ano ako eh. Ano sa CR? Isipin mo kung may 5-year-old na umihi dun sa may toilet nun. Mm-hmm. Sasarado niya yung ano, yung inner door dun sa loob ng banyo na yun, 'di ba? Mm-hmm. Tapos may mama na pumasok, tapos nilock niya yung pinaka main door. Mm-hmm. O di trap na yung batang babae dun sa loob nung nung urinal, nung toilet. Mm-hmm. Kasi isang room lang siya eh. Isang room lang siya na banyo. Tapos gumawa lang siya ng hati para magmukhang dalawa yung pwedeng umihi nang sabay. Di sana hindi na nila nilagyan ng lock yung main door. Hmm. Pwede may lock eh. Ah, kaya dapat pag-ingatan so mo dapat, rin talaga kung saan ka. Ano? Sa akin, ito ah, tawagin nyo yung old school, dapat separate eh. Actually, ano ako dun? Nung una kasi parang hindi ko pa gets eh. Pero after learning the things na doon sa mga napanood ko about the real horrors that really happened doon sa mga public bathrooms na yan. Separated. You would think na hindi mangyayari yan. Hindi mo wala ano yun, may mga lalaking magbabakla-bakla. Yes! Ito, yes! Nangyari na yun! Ito, hindi ako biased doon na. Kung transgender ka, tapos may kepay ka na, mag-CR ka doon sa babaeng banyo. Pero kung may edits ka pa, hindi pa putol yan, doon ka sa panalaking CR. Wala akong pakialam kung may magre-reklamo yung lalaki na uncomfortable siya. Dude, kung straight ka na lalaki, tapos may transgender, may titi, pasiari mo siya, okay? Be a man. Tingin ko naman kasi, actually hindi ko rin maybe pag naging guest natin yung transgender na ano, we can ask these things. Na parang problema ba talaga kung ano yung kung iihi ka doon, 'di ba? Kasi para sa akin, may nakasabay na ako eh. Parang okay lang naman, 'di ba? Wala namang hindi ko siya hinaras, wala rin akong nakitang nang haras sa kanya. Siguro may iba parang napatingin, 'di ba? Minsan normal lang naman kahit naman sino eh. Pag let's say sobrang tangkad, mapapatingin ka rin eh, 'di ba? Kasi medyo kakaiba 'yun. So, it's not the typical thing that you see in that place. Ako ito lang 'yun. Pag may edits, doon ka doon sa may urinal kasi may edits ka pa eh. Tapos kung talagang may available na parang ano, yung para sa CR nila, mm-hmm, kung ano mang gender ka, di doon ka. Pero huwag kang papasok doon sa CR na yung genitals mo eh hindi pa ganun. Ito, sa akin siguro tama yun. Agree ako doon. And also, ito pa yung isang misconception eh. Hindi lahat ng mga transgender ay pabor doon. Mm. Merong mga transgender na ano siya? Hindi, dito tayo. 'Di ba? Hindi sila naniniwala. I would even say most transgenders do not subscribe to the notion ng John Money na walang ano. They know they're still men. Yun nga lang, iba yung sexual preference nila. Pero they will not say that they are women, 'di ba? Just because nagpa-gender reassignment sila. May edits, walang edits. May edits, okay. Wala. Or kahit nagpakipay na siya. Ako kagaya ng sinabi ko dun sa last episode natin, basta may edits pa, may demonyo. May demonyo. Anyway, madami pang... So itong sinasabi ni Jay Aruga, nag-spill over na nga to sa Catholic institutions. Oo, kahit nga sa Lasal, di ba? Pati nga. Sa Lasal, yan, diba? Meron silang... In celebration of Pride Month this June, yan. Pero ang sinasabi kasi nung mga ano, nung mga Catholics, rainbow colors, ano na lang, parang secular school na nagpe-pretend na lang na Catholic school tong ano eh. Paano secular itong Lasal? Ang secular kasi hindi siya religious. Yun ang pinaka easiest pinaka simplest way to. Hindi ba mga pari nag-run nito? Yun nga eh. Kaya ano sila eh. They're supposed to be Catholic school. Oo. Diba? Parang Ateneo. Ateneo is run by Jesuits. Jesuits, oo. Jesuit priest. Ito yata, Dominican ata itong ano eh. Hindi ko na maalala. Oo, Lasal. Lasal. Basta kung ano. Yung letran Dominican eh. Parang UST eh. Ah, ganun ba? Hindi ko alam kung ano itong Lasal. Pero yung UST, Tomasian, diba? Oo. Basta kung ano man.
Basta mga pari yung ano. Pero naalala ko na may mga bading sa letren noon, nakapantalon pa rin sila eh. Oo. Oh. Hindi naman sila nakapalda. Ngayon yata pwede ka nakapalda eh. Puch, hindi ko alam yun. I don't know. Feeling ko. Pero comment nyo na lang kung totoo yun. No, hindi. Merong ano eh. Yung nakalaya na si Andrew Tate. Siguro we can end this episode with this. Problema sa Catholics, especially sa Christians. Ang sabi niya, yung mga Christians daw kasi hindi nirerespeto ng mga tao, ng mga kahit sino. Nobody fears the Christian God. Unlike ang statement niya is yung Islam, kasi naging Muslim na si Andrew Tate eh. Islam is the last true religion, yun ang sabi niya. Kasi yung Islam kinatatakutan. The Muslim God is a feared God. Mm-mm. Kasi pag binastos mo yung faith ng mga Muslim tapos nakita mo na ano, jihad. Oh, pwede ka talagang mapatrouble pag ano, the threat is very real. Sa kasi, South Park, di ba naalam mo yun? Oh, kasi they will defend their God. Tama. Na hindi sila papayag na basta bastusin mo yung Diyos nila. Unlike with Catholics and Christians na parang yung sa mga pride parade, merong mga Jesus na parang nagpo pole dancing sa cross. Yung ating best friend na si ano, sino ba yun? Yung dun, 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 dun. Di ba mga may mga bishops? Si Sam Smith, di ba? May mga bishop siya doon sa ano, sa music video niya, di ba? Doon sa kaya nga unholy. Doon sa isang tawag dito, may mga drag queen na nag-costume ng nuns sa ano, sa isang si Madonna. Bukod doon, drag queen talaga sa mga bakla talaga na sa isang baseball game sa US. Pwede mong gawin sa ano kay Muhammad yon? Gawin mong ala yon, sige. I dare you. Pwede mo bang gawin? I dare you. Diba? Si Muhammad nga idinrowing lang ng mga cartoonista, 'di ba? 'Di ba sa South Park sila ano yon, yung dalawang si Trey Parker. No. Tapos binato yung office nila, 'di ba? Oh. Office building. Hindi, pinagbantaan pa buti sila. Buti nga yun lang eh, yung sa Charlie Hebdo na it's a parang tabloid sa France yun. Ay, grabe. Diba? Charlie Hebdo. Ano siya? Niratrat talaga sila. Patay yung mga artist doon. Ano to, diba? Parang sa, kumbaga sa newspaper, parang pugad baboy, diba? Oo. Dinrowing lang nila si ano. Si Muhammad. Pero kasi nakalagay sa scripture nila, wag kang gagawa ng kahit anong visual representation ni ano eh. Si ni Muhammad. Eh. Kasalanan yun eh. Tapos, makulit yung Charlie Hebdo. You push the limit. Eh, pero para sa atin, in the 21st century, parang kalokohan yun eh, di ba? Pero hindi eh. Yun ang ano nila eh. Parang, they maintain that you respect their God. Yun din kasi bro, yung balance na sinasabi natin eh. Na parang hindi mo pwedeng abusuin yung isang bagay just because na parang accepted na siya. Oo. Kailangan may ano pa rin, may control pa rin. Kasi pag nawala ng control, magiging ganyan, out of control, magbabarya na lang. And I'm saying this as ano ha, as an agnostic. Diba, hindi ako, kumbaga parang, kasi itong pride, diba, ito yung sasabihin ko sana kanina eh, na nireserve ko lang. Diba, yung pride, ano ang pride? Doon sa definition mo, sinabi kanina, pero ano pang isang definition ng pride? Pride is one of the 7 deadly sins. Mm-hmm. Diba? And also, ito, not necessarily naniniwala ako dito, ha? Pero this could be deliberately done, eh. The name pride was deliberately chosen. Kasi sa Catholic teaching, merong ano eh, merong yung 7 deadly sins, merong mga ano diyan, merong mga designated demons, merong 7 demons. Hindi ko lang si kapasado. Lust, si greed, si sloth. May mga pangalan yun eh. Bawa si Leviathan. Baka may kumotok na naman diyan, putang ina, nakakatakot na. Si basta yung Leviathan yata is lust ata yung si Leviathan. Tapos yung iba si Beelzebub. Gluttony. Basta ganoon. Alam mo kung sinong demon ang naka-designate for pride? Sino? Si Lucifer mismo. So you can yung ibang religious people are making the argument that the pride
the pride thing is a satanic thing. Naging, 'di ba? Naging conspiracy theorist ka. Well, yun ang okay, yun ang sinasabi okay. ng ano. Ako, pero may point ka. 'Di ba? Pero it could be deliberate. Conspiracy theory on point. Kasi ang 'di ba, napag-usapan na natin 'yan the other episode before, yung kay Sam Smith. Yung Satanism naman kasi, a lot of Satanists are actually atheists. Eh. Pero they say they're Satanist. Kasi ang Satanism kasi is pride. If you are a Satanist, you are worshiping yourself. Mm-hmm. I take pride in myself. Na parang, look at me, look at, kumbaga parang narcissism yan, na parang, respect me. Kumbaga, do as I say. Uh-oh. Treat me the way I want to be treated. Diba? Which is parang coherent dun sa ano ng pride. Kaya pride detergent, palitan nyo na yung pangalan nyo. Please. I don't necessarily subscribe to these religious explanations. Pero we just connect the dots. It fits eh. Diba? Je, gusto ko yan kasi what's in the box? Oh. Alam mo yun? Nung nakita ni Brad Pitt yung ulo ng asawa niya sa Seven, alam mo ba yung pelikulang yun? Nakalimutan ko na. Andun si, hindi ko na panood yung Seven. Si Morgan Freeman, siya yung detective na kasama ni Brad Pitt doon sa Seven kasi may serial killer doon. Pero demonyo pala. Andun yung Seven Deadly Sins na nakaukit sa... Naalala ko na. Diba? Tapos what's sabi niya, what's in the box? What's in the box? Sa ulo ng asawa niya si Gwyneth Paltrow na pinatay ng serial killer na demonyong yun. Grabe, di ba? So, yun, Seven Deadly Sins. So, pride could be, it could be deliberately chosen. Kasi dati Stonewall siya, di ba? So, bakit lang yung pride? Tapos, yung rainbow pa, that is a Christian thing eh. Sa Christianity, it is, and Judaism, it is the covenant of the Lord after Noah's flood with Noah. Bro, parang yun yung promise niya na hindi na ulit siya magpapabaha. Nung kinder ako, kinabisado ko yung song, rainbow song. Alam mo yun? Hindi. Red and yellow and pink and blue, orange and purple and green. I can see a rainbow, Kabisado ko hanggang ngayon. Yan ang Reggie Bibb. Na-indoctrinate ako. Ay, pero dati wala pang ano yun. Hindi pa nila na-hijack yung rainbow. Napaka-harmless pa lang nung rainbow noon. And you can draw a rainbow na hindi ka husga na bading. Oh, pero ngayon, they yun ang isa pa. Parang Christians, just let them. Diba? Let them take the rainbow. Diba? Tapos ngayon, ginagawa nila ng mga ano, ng mga, yung mga transgender flags. Tingnan natin. Google natin. Dati Care Bears lang yung may rainbow eh. Pride flags. Madami ng iterations ng ano eh. Pride flags. Meron ng mga, iba na yung flag ng transgender to, images. Teka, hanapin natin. Yan na. Parang country na. Oo, oh, diba? Sa White House nga, parang ano eh. May fist pa nga, oh. Damn. Oh, yan. Yung mga, teka. Ito. Pilipinas, may. Pilipinas ba yan? Parang Pilipinas ito. Yan yata, ito yata yung transgender flag. Mm. So, 32 LGBT flags. Wow, natin. Damn. Meaning. The meaning behind 32. Eh, ako colorblind ako. Kaya Elizabeth medyo. Yoko. Ano ito? Ito bilog lang, di ba? Purple yung, ano yun. Heart. Yellow, purple. Diba? Anyway, Jess, siguro pwede natin i-end to. Anyway, again, kung if you are just, we're not saying you should hate Pride or Pride Month, pero I think kailangan alam mo din yung mga history, yung other side of it. Tama. Kasi there are really some very nefarious people behind this with nefarious intentions. Okay lang tumanggap, pero iwasan yung nagpapanggap. Oh, at saka, be informed. If you subscribe, kung tingin nyo yung gender ideology makes sense, then bahala ka, di ba? Pero make sure na alam mo na kay na saan ang galing yun. Kay John Money. John Money. Di ba? Na parang... Na nagparaos lang. Oh, di ba? Na make sure na you know what exactly they mean when they say things that pag sinabi nila na walang difference ang babae at lalaki, they are being literal. Hindi yun, ano, hindi yun parang
ano bang tawag doon? Parang matalinhaga. Hindi siya subjective. Hindi siya... Nalimutan ko yung specific word. Basta, Je. No. Anyway, comment na lang kayo dyan, mga sawsaw. Let's end this. Tingin ko madami pang mga topics about this kasi we just basically... Ituloy sa comment section. And future episodes mapag-uusapan pa natin. Sa live chat, makikisawsaw ako dyan. Okay. Okay. Paalam, paalam. We are out. This is Sawsawan Podcast.